Madami ang nagtatanong sa akin ng ganito, Sir Philip, paano ka ba nagninegosyo at kumikita online? Ang sagot ko dyan ay hindi ko alam. Hindi ko alam gawin 1 year ago. Pero dahil gusto kong i-share sa iyo mga natutunan ko sa pagninegosyo sa internet, ito ang importanteng lessons na na-experience ko sa online marketing. Know your niche. Ano ba yung niche na yan? Alam ko itatanong mo yan. Ito ang field of passion mo sa isang market. Meaning, isang type of product or service na interesado kang gawin o gamitin. Addict ka ba sa Mobile Legends? Kung kaya mong i-monetize itong larong ito, ito ang niche mo. Gaming/Mobile Legends. Gusto mo ba laging kumanta sa harap ng madlang people at pagkakitaan nito? Ang pagkanta ang niche mo. Sa internet business ganun din. Alamin mo muna o magkaroon ka ng idea kung ano yung niche mo bago ka pumasok sa isang negosyo. Kung magbi-business ka din lang naman, doon na syempre sa interesado kang gawin. Number 2 lesson is to know your target market. Ito yung certain group of people na kaya mong offer ng isang type of service or ng product. Kung ang interest mo ay graphic design, ang target market mo is advertising agency, businesses, or clients na kung saan pwede mong i-offer ang services mo. Kung ang interest or passion mo ay sa mga beauty products, ang target market mo ay sa mga gustong gumanda. Sa mundo ng isang business, kailangan alamin mo muna yung problema at kailangan ng isang certain group of people or isang kategory ng customers at solusyonan nyo sa pamamagitan ng pag-offer sa kanila ng iyong napakagandang products or services. Kaya naman siguro mahirap ka makabenta kasi ang target market mo ay walang ka-interest sa ino-offer mo. Mahirap magbenta ng napkin sa isang lalaki. Number 3 is to build your email lists. Kung nagbibuild ka na ng email list mo para sa iyong product, congratulations! I would recommend na pag-aralan siya kung paano siya ginagawa and build your email list as soon as possible. Ang email list mo ang iyong asset sa isang online business. Bakit ka mo? Yan ang contacts na nasa iyo na forever. Yan ang ipa-follow up mo every time na i-remind mo sila kung ano yung products at services na ino-offer mo. At yan din ang sasendan mo ng emails or newsletter every time na meron kang bagong promotions or another product. Sa pag-capture ko ng emails, get response ang ginagamit kong tools para dito. You could click the link kung paano mag-register. Number 4 is to evaluate your marketing strategy. Kung nasa era ka pa ng pag-market kung saan nagpa-flyering at word of mouth lang yung ginagamit mo, nako, medyo nahuhuli ka na ata. Yung mga kakompetensya mo ay gumagamit na ng mga strategies online. Sa panahon ngayon ng social media, napaka-powerful ngayon ang video marketing and email marketing. I do both and masasabi kong napaka-effective niya as I see some results sa sales ko. Pero hindi ito basta-basta. You need to do it and learn from it. If ever nakapag-try ka na mag-market sa internet at nakikita mong konti ang result mo, evaluate mo kung ano yung mas maganda at mas effective na gawin in terms of gimmicks or technicals. At the end of the day, ang marketing ang iyong door to your products or services. So ayun lang guys, I hope na maging successful ang maitatayo mong business sa internet. O kung nagbi-business ka na, congratulations. And sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, your business will be out of business. You know, I advise you to be aggressive and dedicated sa pagtayo mo ng business online. So this is Philip Jamon Santo and I hope marami akong na-share sa'yo. So this is From Zero to Billionaire. See you guys again next week.